Hello. Hello, magandang hapon. Nandito si Helen. Wala daw siya katong mga mukha mo. Pero parehas kami ng uniform. Yan siya, guys. Tingnan nyo, guys. Ang sungit ng dagat. Malalakas ang alon. Dahil sa dito siya malalakas ng alon. Ang ingay pa nga dito kasi nga ang lakas ng alon ngayon. Dahil siguro sa hangin. Ayan, ang lakas ng hampas. Nandito kasi kami ngayon sa T-Race na nakaharap sa dagat. Yan siya. Ayan. Ang lalaki at ang lakas ng hampas ng alon. Malaki ang alon, lalo pa siguro yung bandang malalim. Kasi andun yung malayo ang kita-kita ang alon ay malakas. Ayan siya. So, dito lang muna. Ayan, ang buko grabe nagsipagtayuan dahil sa lakas ng hangin dito sa labas. Ayan, at ang aking katulong, ayan dyan nagliligay. Hello! Sa lakas mo lumamon, tapos ngayon magdinay-dinay ka sa uniform. Ilang pinggan, ang nilawon ko ka? Siguro mga tatlo lang naman. Baka hindi na ako makatayo niyan, wa? Tapos ang buho ko parang hinalukay ng buang dahil ko pang sinabunutan. Ayan, mas ibang yung katulong ko na nangayar. Ayan siya. Baka! Diyos ko, baka kilatan tayo dito ngayon ba? Sinabi kong katulong ko. Parehas lang tayo ng uniform, sabay-sabay ko matulong. Ayan. Ang lakas ng alon. Pwedeng, ang lakas, sa lakas ng alon, pwedeng isabay dyan ang mga manlulokong lalaki. Yun. Kasi isabay mo ba pagbalik ng alon, papunta doon sa gitna, isabay mo. Lalo na po mga lalaki, hindi marunong lumangoy. Ayan, lunurin na yan. Lunurin sa alon, lalo na yung mga lalaki nanloko kay Helen. Ayan. Di ba niloko ka? Niloko? Di ba niloko ka? O yaminin mo na niloko ka? Okay lang yan? Sino nanloko sa itya? Ayan ang pangalan? Request mo na lang yun. Yaminin mo na. Bawa lang si kumaring video. Sa'yo, sino nagloko sa'yo? Wala pa naman. May nanloko sa akin. Hayaan mo na siya. Kahit niloko ako, hindi naman ako galit. I want to say thank you sa nanloko. Second day here in Charlotte. Yan yung dagat. Ngayon yung dagat ay medyo tahimik na siya. Medyo tahimik na siya. Guys, at dito ako ngayon sa maybe next month ay magsisimula na kami sa dyan, maligo sa dagat. Ayan siya guys, ang sarap ang sarap tingnan ng dagat kasi tahimik, tsaka yan, malinis ang dagat ngayon at manalig. Ayan siya. Masarap lang sa pakiramdam pag ganito lang. Pero pag tag-init na, grabe, sobrang init kahit andito ka sa walang araw, pero mainit talaga ang singaw ng paligid. Kasi nga, pag tag-init, sobrang init. Unlike sa Pilipinas, na pag andyan ka na walang araw, ay malamig ang hangin. Pero dito, pag tag-init, as in, ang init ay talagang parang hindi ka makatagal sa init. Sobrang init talaga. Kasi nga minsan umabot dito ng 65 degree, ganyan ang init. Pero pag time naman ng
taglamig, sobrang lamig din. So pag tag-init, minsan pag dito kami, pagka hapon, ang dami kasing crab dyan, crab, mga isda. Minsan nanguha kami ng crab, kasi meron silang pantusok dito. Ang ginagamit po namin ay pinatusok lang namin ng crab, kasi nga, syempre yung crab hindi naman pwedeng hilihin natin ng kamay, kasi nga, mga ngagat yun. So meron silang pantusok, kaya natuto na rin kami manguha. Kasama ng mga alaga namin, yun siya guys. So yan siya guys. Bali, kung kasama dito, mula dito sa basement, hanggang sa taas ay apat na palapag po ito, ang shady. Ang shady ng amo namin, yan. Fourth floor siya, hanggang, kung bilangin itong baba. Then fourth floor siya. Tapos, yung first floor ay, yun. Second floor and third floor. Sa third floor po kami. Ayan, yung amo namin sa second floor. Yun siya, ito ang ganda ng dagat. Basta nakaka-relax dito. Siyempre, ang problema lang kasi kagaya niyan ay nagtatrabaho kami. Siyempre, iba. Relaxing sana siya pagka wala kami trabaho. Busy rin kasi kami kaya. So, minsan din, pag dito sa baba, nagbanda kami ng alaga namin. Yun, medyo relaxing lang pe. Pero magugulo sila at may alamay. So, hindi kami makaka-relax. Kung sa bagay, part rin ito ng trabaho. Kaya ganun. Isipin mo, ang sarap maligo dyan. Lalo na kung wala kang alaga na isipin, nababantayan. Ang sarap. Kaya experience mo to sa Pinas, if ever, mga... Hopefully, alam na natin mga nangyari ngayon, maging okay na at makaka-uwi sa Pinas. Gusto ko rin, gusto ko mag-experience ng nila. Ganyan, sa dagat, etcha. Kasama ng pamilya, yon. Kasi masaya, wala kang isipin na iba pang trabaho. Ayan. Dinig nyo ba, napakaingay ng ano alaga namin kasi nga. Ayan. Kasama ko dito ngayon ang tatlong bata. Ayan, yung dalawa alaga ko, tapos yung isa ay pinsan nila. Ayan. Kasama namin. Ito guys ang ang life namin. Dito kami sa dagat kasama ang mga alaga, ang ganyan. Yan to lang. Pero dito kami ngayon sa basement. Ayan. Pero anyway talaga ang ganda ng tubig, sarap maligo. Pero itong kanon, hindi na siya ganun kalamig, pero may unti pang siguro kung takip silim, pero siguro kung maligo ka dyan yun ay malamig ang tubig kasi nga hindi pa siya totally natapos ang winter. So by April siguro tapos na yung winter, tapos yung tubig mag-change na siya. Kasi pag talagang tag-init, pati ang tubig niyan medyo mainit. Medyo sa malalim banda, yun ang medyo na siya yung, alam mo yung agaw siya ng lamig at aligamgam. Pero pag sa bandang gilid, medyo maligamgam ang tubig. Ganito dito kainit. Kaya pag sa mga talaga ang dami ng ligo dito, kasi nga meron silang mga bahay sa tabing dagat yun. Ay alam naman natin, may yaman ang tao dito. Parang walang mahirap dito na kalahi dito, ganun. Yan siya. Ayan lang guys, ang dagat dito. Ayan. Kaya syempre, maganda ang view dito, maganda ang dagat. Pero wala pa rin kasi sarap kung kasama natin ang ating pamilya kahit hindi tayo mayaga guys sa kanila. Kung kasama natin ang ating pamilya ay wala kasi sarap po yun. Ayan siya. Ayan. Minsan guys, pagka umaga o di kaya hapon, pagka low tide siya, ang daming mga ibon dyan, malalaki. Yung, alam mo yung sa atin, ngayon? Sa amin kasi mga ilong, ang tawag doon ay tulabong. Pero ilong ko dito, tawag dyan, nakalimutan ko. Yan, so, i-google ko na lang siya mamaya kung ano ang tawag doon sa ibon na yun. Tapos meron siyang mga wild duck. Wild duck, yan. Yung mga, hindi siya, walang may-ari na mga pato, yung, basta
wild duck ang sa English namin. Meron dito minsan ang dami niyan. So, siguro dalawang daan. Yan yan. Diyan lang siya sa mga tabi-tabing dagat. Yan yan. Naisip ko nga kung sa Pilipinas na malamang. Marami lang mamuhuli niyan. At hindi yan siya kanyang karami. Tapos, alam niyo yun guys, yung tabing dagat dyan. Minsan, pag naliligo kami, kitang-kita mo, lalaki ng isda, nasa tabi lang. Kaya, yun nga, minsan, nagdala ka ng towel kasi na, sabi ko ay hinibigin namin sa towel. Pero hindi, ang mabibilis nila magsipaglangoy. Siguro kung mangisda ka dito, ang dami siguro. Kaya lang, parang wala nang isda dito, parang bawal ata. Pamingit-mingit lang, ganyan. Pero yung gagamit na lambag, ganyan, parang wala kang nakita. Hindi ko alam kung bawal dito kasi ang sobrang dami ng isda dito. Actually, yung mga tao dito hindi naman kasi nangihisda. Sadyang bibili na sila. O di kaya yung libangan lang nila, maminwit, ganyan. Kaya siguro, sobrang dami dito. Minsan nakikita ko ang dami dito, ano, ang dami dito pusit. Minsan nga natuso ko yung isang pusit. Ang laki, grabe. Ang laki, pero pinakawalan ko siya. Minsan may natutusok rin ako dito ang lalaking isda pa. Ang binti ko kalaki. Pero natakot ako kasi parang katakot yung itsura niya. Kaya binitawan ko. Pinakawalan ko siya kasi natakot ako. Yung biglang magtuso ko dun sa bato, eh, parang may tumunog. Natakot ako. Tingin ko lang natuso ko isda. Sabi ko nga, sorry, sorry isda. Hindi ko sinasadya. Kasi minsan naisip natin guys, kung alam mo yung sabi nila, meron nanirahan sa dagat, yung ganyan. Tapos, baka, alam mo yung basta, ando na yun. Siyempre, wala tayo sa lugar natin. Minsan natakot tayo. Kaya pinakawalan ko ang laki ng isda ba. Tapos isang beses, nakatusok rin ako ng isang isda. Pero kinuha ko siya kasi parang familiar yung tsura niya sa akin. Ayun, niluto namin, ang sarap. Fresh at malaki siya. Natusok ko lang siya guys sa ano. Natusok ko lang siya guys sa pantusok ng crab yun. Yan, ganyan ka. Yaman ang dagat nila dito. Mayaman sa ano? Mayaman sa lamang dagat. Kagaya ng mga shells. So, may mga shells dito. Marami rin shells sa bato-bato dyan. Crab, ganyan. Ang dami. Kaya minsan nangunguha kami kasama ng mga alaga namin. Basta sarap dito guys. Pagka ano, malinis, tapos isang ganda, daming makukuha sa dagat nila. Kahit ako hindi ako kumakain na ng mga crab na yan at mga shell, nag-enjoy ako minsan kasama sa mga alaga namin na nangunguha. Ayan. To please subscribe my channel, don't forget to click the notification bell guys, and to those new to my channel, don't forget to subscribe, watch my videos, hit the notification bell also para updated kayo sa aking mga videos every day or every other day. Yan, mostly guys ang aking content ay about cookings. Any videos na maisip ko magiging content. Yan guys, but mostly talaga ay about cooking sa aking videos. Lifestyle dyan, mga funnies like that. Mga patawa, ayan. Sana hindi kayo magsasawa sa panunod na aking videos. For those new to my channel, please don't forget to subscribe guys. Like and share also. And watch most of my videos. Thank you so much!